Hi guys! Welcome back to my everyday life. So today, ang vlog ko ay ang paglilinis ko ng bahay. Kung paano nga bang ginagawa ko maghapon. So ayan, nakikita nyo, naglilinis ako ng salas, ng sahig. Pero hindi yan ang unang-una kong ginagawa sa umaga guys. Kasi nagluluto ako ng umaga, pagkain ng asawa ko at kanyang babaunin. At nagigising ako ng 5:30 in the morning. So after nyo umalis ng 6:30, ayan, nag-start na ako maglinis ng aming bahay. So eto, salas muna ang aking nilinisan dahil sobrang daming alikabok ng aming divider as in. At dahil na rin siguro sa meron kaming furniture shop sa tapat, kaya lahat na ata ng alikabok sa furniture nasagap na ng bahay namin. So kailangan natin linisin lahat dahil pwede ka na magsulot sa kapal ng alikabok. Ganon! Nakakapagod ka lang mag-voice over pag ganito. Ang bilis ng kilos kasi ang bilis ko din magsalita. So, ayan, pati ang aming center table. And then, ang bilis, andito na agad ako sa terrace naman namin, napakaliit na lahat ng upuan. Ang center table namin is white. Pininturahan ko kasi I want everything to be white. Except yung mga mahihirap ng pinturahan. Pero soon, mapipinturahan ko silang lahat. Kailangan kong punasan lahat ng aming center table at upuan kasi white nga siya at ang hiling na aking mga asong akyatin yan, so bumabakat yung kanilang paa. So kailangan nating maglinis ng bonggang-bongga. So ayan, may TV kami sa terrace na bihira namin ginagamit. At eto, kailangan nating linisan ang mga barandilya para pwede nating upuan na safe. And then, nandito naman ako ngayon sa kusina. After ng terrace kusina naman, naghuhugas ako. And ang pinagkainan namin ang asawa ko kaninang umaga. Tapos ngayon, maglinis na ako ng aming kusina. So, ito ang kusina namin, napakaliit lang pero napakahirap ding linisan kasi nakakapagod din pala kahit napakaliit lang ng bahay. So, ayan, sahig, kailangan nating linisan ang sahig para malinis kahit aapakan lang naman ng aso na labas-pasok sa bahay namin. Pero okay lang yan kasi mahal ko yung mga aso ko. Yan, linis, ayan, buti na lang nakatiles kami. Kung hindi, ang hirap siguro nitong kuskusin. So, ayan, kailangan lang nating magtiis, maglinis para magkaroon tayo ng magandang pamumuhay. Anong kinek? Okay, so ay lumabas ako guys kasi I've decided na pinturahan ng white yung aming lagayan ng rice dispenser at ang aming ref. Kukulayan ko siya. So makikita nyo kukulayan. Ayan ang aming kusina. Napakarami naming disc cabinet pero wala namang laman. So ayan, mag-start na ako magkulay. Actually, pasira na rin itong lagayan namin ng dispenser. May mga anay na siya pero wala muna akong balak magpagawa kasi kahit may sarili kaming furniture shop, napaka-expensive ng kahoy, guys. So, ayan. Nagtitiis muna tayo sa mga lumang kagamitan. Ganun! Pag mayaman na tayo, siguro kailangan natin bumili ng mga gold-gold na ganito. Pero hanggang mahirap pa ako, ayan, ganyan muna. Magtiis tayo ng mga pang 10 years na atang gamit. After kong paint. Nandito naman ako sa aming kusina. No, not a kusina. It's a CR. Maliit lang din yung CR namin. So, kasya lang ang dalawang tao. Ayan. So, naglilinis ako ng CR ng basurahan. Pero actually, guys, 4 kami dito sa bahay namin. Pero I think hanggang September, kasi magpapagawa rin ang sariling bahay ang parents ko. Balak kasi nilang humiwalay sa amin. Kami sana ng asawa ko ang hihiwalay. Pero sabi nila, hindi kasi nila kailangan ng malaking bahay. So kami, pag gumawa kami ng sariling bahay namin, syempre gusto namin lakihan kasi bata pa naman kami. So sabi nila, since ako yung nagpagawa ng bahay namin, so sila na lang yung gagawa. Tutulungan na lang namin sila sa budget. So okay lang naman. So yun guys, nakikita nyo sa video, nagka-car wash ako. So after ko maglinis ng CR, nag-car wash naman ako. Kasi kahit sobrang tagal na hindi ko nagagamit ang aking kotse, I think 1 month na dahil sa sobrang mahal ng gasolina, ang ginagamit na lang namin ng asawa ko pag nagsisimba is motor na lang. Ganyan. Pero kailangan ko linisan kasi nakakaawa naman siya. Tingnan. Ayun. So, linis. Ang kabilang sasakyan is hindi akin sa ate ko. And ayan, at 10:30 in the morning, saka pa lang ako nakaupo at nakainom ng tubig. Nakakapagod talaga siya, guys. So, ayan. Hindi ko na na-film yung pagkatapos ko uminom ng tubig. Pero actually, after noon, nag-take a bath ako. Nagluto ko ng lunch namin ng tatay at nanay ko at ako. Pero ang asawa ko kasi nasa trabaho, so hindi siya nagla-lunch. So, ayan, nakikita nyo sa video, naka-uniform ako ng 5-1 to kasi katatapos lang ng trabaho ko dyan. Kasi aside from wife, working din ako. I'm an online teacher. So, ayun, natapos ang araw ko ng alas 9 ng gabi sa working ko. Pero actually, gising pa rin ako hanggang alas 11. Mag-alas 12 na ngayon, guys. Gising pa ako. So, yun lang. Bye!